Turuan ko kayo paano i-handle yung BIR letter of authority at i-reconcile natin yan sa BIR audit program ng 2023. Yan ho yung ating pag-uusapan at series ho ito. So, umpisahan ho natin dun sa kalalabas lang. Ginawa ho ito daw ng December 1, 2022, pero na-receive lang ho ng records ng February 9, 2023. Ang subject matter, tungkol ho sa BIR audit program. Ang ibig sabihin ho ng BIR audit program, sino-sino sa mga taxpayer ang makare-receive ng letter of authority. So, marami ho tayong i-discuss dito, pero yung pinaka-importante po ay makikita ho natin sa last page. Effective daw ito ng January 1, 2023. Again, na-receive ho ito ng February 9, 2023 ng Record Management Division. Ang ibig lang hong sabihin, kapag ito ay na-receive ng Record Management Division, BIR-wide, o kumbaga nationwide, ibig sabihin sa buong Pilipinas, ay pwede na ho itong i-implement. Since ito ay ginawa noong December 1, 2022, at ito ay napirmahan, sabihin natin, February 9, 2023, nakasulat dito, hindi ito pwede magkaroon ng retroactive effect. Yan po ay nakasaad sa batas natin, nasa section 246. Kasi naapektuhan yung right ng taxpayer. Okay. So, ibig sabihin, kung ang LOA mo ay in-issue ng January 1, 2023 hanggang February 8, 2023, at ginamit ho itong RMO 6-2023 sa pag-i-issue ng inyong letter of authority, pwede ho ninyong mapavoid yan. Kasi itong ruling na ginawa ay hindi pa existing ng January 1 hanggang January, hanggang February 8. Yan po yung mabuting balita dito. At ang sabi ng batas, dapat yung mga revenue officers, kasama na po yung pinakamataas hanggang sa pinakamababang revenue officers, dapat daw ang duty nila ay sumunod sa batas, rules and regulation. Definitely, ito yung rules and regulation. Hindi pwedeng i-retroactive yung pag-i-issue ng letter of authority na ang ginagamit ay RMO 6-2013 at 2023. Okay. So, ipinagbabawal po yan at ipinagbabawal po sa mga revenue officer na gamitin itong batas na to. Ayan, ito po. Nasa 1987 Administrative Code na sila po ay hindi pinahihintulutan na sumunod sa isang regulasyon na hindi pa ho existing nung panahon na kailangan siyang i-implement. Ibig kong sabihin, sa pagbubuod natin, RMO 6-2023 ay non-existence noong January 1, 2023 hanggang February 8, 2023. Therefore, kung inexistent siya nung panahong iyon, hindi siya pwedeng i-apply. So, kung in-apply siya, void. Okay? Wala pang pirma, ina-apply mo na. Diba? Hindi pa nare-receive ng Record Management Division, ina-apply mo na. So, gumagawa ka ng sarili mong palutuntunin na hindi naaangkop sa batas. At kung ginawa mo yan, may kasalanan ka sa batas, mananagot ka, sabi sa ating 1987 Administrative Code, personally. Okay?
So, marami na akong video, mapapanood niyo sa tax specialist sa YouTube. Ano yung magiging penalty ng mga tax officials na hindi sumusunod sa batas ng taxation? So, para ho matulungan kayo at gusto ho ninyong magkaroon ng hanap buhay sa tax, nag-a-accept na ho tayo ng mga franchisee. At sa mga hindi ho kaya magbayad ng franchisee, ito lang ho ang maitutulong ko sa inyo. Gumawa ho kayo ng tax case diagnostic matrix. Ayan. So, pag meron ho kayong mga letter of authority, first notice, second notice, subpoena, ito lang ho yung mga letters na gagawin nyo. Sampu ho yan. May C1 hanggang C10. Okay? Yan po ay nasa libro ko ng manual for franchisee. Okay, kung nagtatanong ho kayo kung magkano ho ang franchise sa akin, is 50,000 ho plus VAT plus EWT. Napakamurang halaga para ho magkaroon ho kayo ng magandang hanap buhay pagdating sa tax. Ano po? So, kung gusto nyo naman hong bumili ng mga templates na to, available na ho yan, kontakin lang ho ninyo yung mga numbers na nag-a-appear dito sa ating screen. Okay? Contact, text muna ha, text muna. Now, ang susunod ho nating topic is tungkol pa rin sa letter of authority at i-re-relate natin yung RMO 6-2023 dito sa RMC 82-2022. Paano ba mag-receive, mag-deliver ng letter of authority? Sino magre-receive? Sino magdi-deliver? Kailan i-deliver? Kailan i-re-receive? Mga importanteng impormasyon. At lahat ho yan ay naka-template na ho dito sa ating diagnostic matrix para hindi na ho kayo mag-iisip, matataranta because kada dating ng BIR, meron na ho kayong pansagot. So with that, next topic, serving of LA tsaka prescription period ng letter of authority. See you in my next video. Masayang buhay, peace and happiness para po sa inyo mga taxpayer ko for life. See you later.